Konting ulan lang, baha na agad sa ilang lugar sa Metro Manila. Kaya naman nagsagawa ng dredging operation ang DPWH o Department of Public Works and Highways. Ikinakasa na rin daw ng DPWH ang bagong drainage system para sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, tuluyan na nga nag-dissipate o nalusaw ang shallow low pressure area na namuo sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kung kaya nakaranas tayo ng maganda-gandang panahon sa lumipas na maghapon. Pero dahil daw sa pagsikat ng araw ay naging unstable ang ating panahon, kaya naman daw asahan pa rin ang pag-uulan sa mga susunod na araw. Sa patuloy na pagsikat ng araw sa Metro Manila ngayong kalagitnaan ng Linggo, sinamantala ng Department of Public Works and Highways NCR ang pagkakataong makapag-declogging simula umaga sa ilang bahagi ng Maynila na lubos na binaha nitong Lunes ng gabi at Martes ng umaga. Sa ikalawang sunod na araw ng paglilinis sa drainage system, tila hindi maubos-ubos ang kinaniniwalaang sanhi ng pagtaas ng tubig sa bahaging iyon ng Espanya Boulevard. Burak, plastic, styrofoam at iba pang mga basura. So tomorrow, magdadagdag pa tayo ng tao para mapabilis yung paglilinis natin. So gagawin nating 8 crew, ano, ikakalat natin sa area. Nakatakda ring buksan ng DPWH ang mga manhole sa kahabaan ng Espanya para linisin din. Aminado ang DPWH, outdated o napaglumaan na ng panahon ang existing na drainage system. Kaya ikinakasa na ngayon ang planong 3 metrong taas at lapad na bagong drainage na may habang 13 kilometro. Hindi naman ibig sabihin pag natapos natin to, hindi na babahin dyan. Hindi ha. Kahit na ano ang gawin natin dito, kung yung outlet ay maliit ang carrying capacity, meron pa rin baha. So paano sir, kung magkakaroon ng panibagong drainage system, may kailangan improvement ba rin sir? Dapat improvein itong estero de Maypaho, ano, ang sinasabi ko itong effluent interceptor, ano, estero de Maypaho, saka itong estero de Sunugapong, anong problema natin dyan? Informal settler. Piniyak naman ng MMDA na laging operational ang Aviles, Abukay at Quiapo pumping stations na sangihigop sa baha palabas ng lawa ng Laguna. Pero mas malaking tulong daw ang disiplina mula sa publiko pagdating sa pagtatapon ng basura. Sa humigit-kumulang 500,000 inlets o lagusan ng baha sa buong Metro Manila, hanggang 50 lamang ang kayang linisin ng MMDA araw-araw. Kasabay ng declogging operations kanina, ilang pasaway pa rin ang namataan. Eh, natutuwa ako. Ano pa, siyempre, nakikita kong inaayos. Kahit pa paano, mababawasan yung kaba mo. Maraming salamat naman kasi kahit pa paano siguro may ibsa na ang pagbara at pagbaha. Dapat yung pagtatapon ng basura, ano, ayusin, isaayos. Meron naman dapat lugar kung saan dapat sila magtapon, yung segregation. Ano. Pero kung hindi ho maiiba yung estilo ng pagtatapon ng basura, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Matapos ang maaliwalas na panahon maghapon, muli na namang nagbadya ang ulan habang papadilim. Ayon sa PAGASA, bagaman tuluyan ang nalusaw ang shallow low pressure area sa kanluran ng Luzon, asahan pa rin ang pag-uulan. Ito yung nag-dissipate na nga as of 2 p.m. nga ngayong hapon. Yung base na rin sa ating mga datos ay wala na itong circulation at mapapansin natin yung mga cloudiness niya. E sa unumipis na o halos wala na. Ito yung matinding init na naramdaman natin kanina umaga. So ibig sabihin medyo unstable yung atmosphere natin dito sa Metro Manila. Kaya meron ka mga development ng mga clouds. Ito yung mga inaasahan niya natin na posible nga magpaulan pa rin pero isolated cases lang. Jessica, hanggang sa mga sandaling ito ay nakakaranas pa rin tayo na maaliwalas sa panahon, particular dito sa May Quezon City. Pero ang sabi ng PAGASA, bagamat humihina na ang epekto ng habagat, ay posible pa rin daw na ito na mapaigting o ma-enhance ng pagdaan naman ng bagyong Karen. Jessica? Cedric, I'm sure ang tinatanong ngayon ng marami, kailan ba sisimulan yung bagong drainage system na gagawin ng DPWH? Kasi nga, konting ulan lang, barado agad yung ating mga drainage system.
Jessica, ang sabi sa atin ng DPWH ay posible na simulan nito bago magtapos itong 2012 o yung kasalukuyang taon. At kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon dati ng press con na itong si Secretary Singson ng DPWH. At ang sinasabi nga niya ay multi-billion peso nga daw itong project na pinaplano ng DPWH. Hindi lamang sa Maynila, kundi sa buong NCR o Metro Manila. At ito nga yung sadly, yung abutin daw, posibleng abutin pa lang hanggang mga 20 years bago tuloy ang mabuo yung kumpletong drainage system ng Metro Manila. Jessica. Samantala, itong desilting at yung pagtanggal ng bara sa mga baradong drainage system, ano ba ito, Cedric? Tuloy-tuloy ba ito? Kasi I'm sure ang iniisip ng marami, bakit kasi kung kailan nag-uulan saka ginagawa yung mga bagay na yan? Maganda na mention mo yan, Jessica. Ano, kasi talaga nakakarating din sa MMDA at saka sa DPWH yung comments na ganyan kung kailan bumabaha saka daw naglilinis. Ang sabi naman nila, tuloy-tuloy daw ito, hindi lang talaga napapansin even pagka may araw ay tuloy-tuloy yung kanilang operations. But then, yun nga, yung nabanggit ng MMDA, 500,000 inlets sa buong Metro Manila at sinusubukan nila hanggang 50 lamang yung kanilang nalilinis. Ano? At may chance daw na bago sila makabalik dun sa isang inlet na nalinis nila before, barado na naman daw dahil sa dami nung kanilang ina-attendan o nililinis na inlet sa buong Metro Manila, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.